kayo, isa sa ang nangyayari kasi siguro, si PBBM, feel ko lang, is hindi ganun kaingay. Oo. Diba? What do you mean, pardon, na hindi ganun kaingay? Hindi siya gumagawa ng eksena. Nagsasalita. Oo, hindi siya nagsasalita ng eksena, kaya hindi siya nabibigyan ng... Kulay. Ng pansin. Alam mo yun? Yung parang kasi, yung panahon naman ni Pangulong Duterte, diba? Yung Pangulong Duterte, pag nagsalita siya, all ears talaga tayo, partner. Ang dami niyang mga sinasabi. Makikinig ka kahit kagabing-gabi yung ano eh. Yung kanyang press con. Oo, press con. Makikinig ka kasi meron ka nakukuha. It's either magmumura siya, meron siya aminin, meron siyang... At sakop na lahat, partner. Lalaitin. Sakop na lahat yung mga issue na babanggitin niya. Kaya tuloy, makukontent mo siya or mapag-uusapan siya. Si PBBM kasi, ewan ko mga kayubi kung pareho tayo na mong pag-a-analisa. Tahimik siya, pero pag ang sagot niya kasi lagi, yung issue tungkol sa bayan. Eh, syempre, ayaw din naman natin kung malalaki yung mga gastusin nila, partner, di ba? Pinag-aano din natin yan. Kailan para kasi hindi ganun pa lumalabas. Bakit si BP Sara, ganun man din, tahimik, hindi masyadong nagsasalita. Eh, ba't pinag-uusapan? Yun nga, partner. Sabi mo si BBM, tahimik. Hindi gaano nagsasalita. Kaya hindi gaano pinag-uusapan ng mga vlogger. Ang problema bakit kasi... kay BP Sara, sobrang mainit sila. Una, syempre, politika, partner. Hindi yan makakaila. Politika. Politika because may tendency talaga siyang... tumakbong presidente, partner. Okay. So, nangyayari, siya yung nagiging news. Siguro, partner, kung hindi, ito mga kaibigan. Dahil ba si PBBM, hindi natatagbo, wala nang ano, kasi isang termino lang. Hindi naman kasi si BP Sara yung maingay eh. Sino bang ang maingay yung tatay niya eh. Ah, okay. Diba? So, natatarget tuloy. Si BP. Imagine mo, partner, ito mga kaibigan, let's face it. Diba, maraming nagalit before, maraming umalma. Hindi naman nag-react. Nung pinataya ng mic si Representative Franz Castro. In favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Madam Chair, may we have a manifestation? Let us proceed. A manifestation. This chair, Madam Chair, would like to turn over to Senior Vice Chair Stella Kim. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended terminated the presentation and the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote why I do not like that the budget hearing of the office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority block, Madam Chair. So may we explain why we vote no? With all due respect, representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the committee. Madam Chair, so can I have the floor? Presentation has already been terminated, so we would like to request Madam Chair, yung ganitong proceedings. This budget briefing is suspended. Meron tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. No. Tapos nagtuloy-tuloy because of parliamentary courtesy, hindi na nila tatanungin ang OVP, si Vice President. Everybody was happy naman doon eh. Wala naman naging problema until dumating, nagsalita si Pangulong Duterte about doon sa about doon sa pagtanggal ng confi funds. Diba doon? Yung naging issue, diba? Oo. Kasi nga nakita na parang 11 days, bumalaga. Yes, Madam Speaker.
Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Doon lang nag-start. Pero from before that, partner, tahimik naman sila kay BP Sara. Wala silang say. Mm-hmm. Diba? And problema, yung tatay niya. Until na si, pumasok na si dating Pangulo. Yun yun. Hmm. Hindi manatindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko. Kayong mga komunista nandyan sa kumbre. Patay kayong mga komunista dyan. Prangkahin mo na yan si Franz. Sabi ko kay Inday, diritsuhin mo na. So itong intelligence fund na ito is to prepare the minds of the Filipinos itong insurgency na hindi matapos-tapos. And the ROTC, para preparado tayo kung magkagera ganitong sitwasyon ngayon. No. Pag wala tayong sundalo, meron tayong mga bata na who will take care of the respective barangay to help government. Yes. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz. Kayong mga komunista ang gusto kong sabihin mo na sa kanya. Oh, di ba? Ang nag-iingay, kahit naman ngayon, di ba? Ang nag-iingay, tatay niya, mga kapatid niya. Oo. Kaya tuloy na yung news. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations, sa inyo mga kaso, Congressman Pulong strongly denied these allegations and challenged his fellow lawmakers to find a bank that can prove that he pocketed billions of pesos. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress ana ako ang ginaig. Gisulti pa ninyo gibulsan 51 billion pagita dog bangko dere Pilipinas mo release ana.
Congressman Pulong Duterte also questioned why he was being told that his constituents should already have their own houses due to the significant funds allocated to his district. Basiglain na ninyong gitanaw, bagong Pilipinas na ha? Bagong baliw? Ay, Ginoo ko. Pasaylo ako ninyo, pa. Pasaylo ako, nagyaw-yaw ko dali. Wag ko niya gitudloan magyaw-yaw. Karun ra. Kitaan mong nagpaste ka niya nag-wild. Awa din nag-wild, nagyaw-yaw. Bigyo ko muban ni Miss Indonesia, di. Dari ragos dabaw. Dari ko na tao, dari ko mamatay. Tulong ako ninyo dari mga mo na akong amahan, inyong storya-storyahan, 200 kabukposel. Tanawa, pila kabukakabukposel. Di ko na makaplit tanan, padong sinyo ha. Tambuklos-los, mga tawag na. Tama to, paste. Ang aping namula na, hapit ang buto. Padong ito sa ethics committee yan eh. Sige lang. Ay, ubang tao, mga Udris Dabaw. Ay, labi na yung mga party list. Ay, ubang tao, Udris Dabaw, kadali. Ikaw lahat ng eleksyon. Ang boton sa imong gikadlo, kanday. Iapil na imong maguwang. Tabang ta. Oh. Yun. Eh, damay, si sister. Oo. Diba? Mm. Oo, na bakit naman... iba yung tati, iba yung anak. Bakit bakit yung anak ano man ang binabalikan nila? Eh partner, sino ba nasa position ngayon? Si Pipi. Sa kami issue. Issue kay BP? Sige, ano bang issue kay BP? BP Sara. Yun lang naman. Oh, kaya nga. Wala na. Oh, na pero wala namang napatunayan. Ongoing po. Okay. Oh, you cannot tell na wala pa napatunayan. Oh, ongoing siya eh. Ongoing yung investigation. Mm. No. Oh, di ba? Meron pang kaso sa Supreme Court. Oh. So, tahimik man siya. Kaya lang kasi syempre, madadami siya. Maingay si tatay. Mm. Tapos, yung ingay ni tatay, di naman niya kinokontrol. Tatay, huwag ka muna maingay. Sinasisira ako. Hindi so, dun sa kanya nagbabackfire. Nagbabackfire. Kasi syempre, bakit? Yung ingay ng tatay, pagka lumaki yan at nawala si PBBM, siya yung magbe-benefit. O siya talagang nadamay. Kaya siguro ngayon, wala na tayong ganong naririnig. Kay tatay? Kay tatay. Oo nga, kasi... ito kasi si Senator Trillanes, kumanakot ng warrant of arrest. Wagas eh. Kaya tuloy. Kaya siguro sabi din ni BBM, tahimik na. Tahimik. Mm. Akong binabalik, akong binibira rito. Ay, pero partner, si ano naman, si Mayor Basti naman din, medyo nag-iingay ha. Kasi tumutol siya dun sa pagpapatanggal ng 35 miyembro ng PNP sa Davao. Oo, umbangal siya dun. Dahil ito yung mga naging sangkot, tama ba? Okay, bakit ba partner? Ito lang yung basa ko ha. Bakit ba tinanggal? Diba? Una-una siya, iba dun, mga kasama daw sa ano eh. Napabalitang involved dun sa ano, war on drugs. Na biglang nagkapatayan after magsabi si Mayor Baste na ipoproceed nila, parang i-continue nila yung war on drugs. Eh baka lang nadamay, kaya iimbestigahan niya. Pero it doesn't mean naman na matatanggal sila sa pagtrabaho. De parte yun, partner. Nang ano to? Pag-iimbestiga. Oo, parte yun ng proseso. Pag yung isang police o law enforcer sakop sa isang ano partner, sa isang issue at iniimbestigahan, pansamantala yung partner. Di irililip mo na sa pwesto. Yes. Ganun naman eh. Umaalma si Mayor Baste. Kasi siguro ito talaga yung mga tao niya, 'di ba? Kaya tuloy baka napaghihinalaan. Oo. Kung magkakampi kayo, baka kaya hindi nakikita si Pastor Kibuloy. Isa 'yun eh. No. Nasaan na nga ba? Diba? Hanggang ngayon wala pa rin tayong naririnig kung meron naman silang sighting kaya. Dalawang batalyon na PNP staff ang itinalaga doon. Pero hanggang hindi pa rin nila mahanap-hanap. Siguro maiiba na ang sitwasyon, partner. Kasi, ganito. Tawa ako, partner. Doon? Ilang batalyon? Dalawa. Dalawa, ha? Pero hindi pa rin nila. Hindi ko alam kung overkill yun, ha? Pero hanggang hindi pa rin makita-kita nila. Ito nga ang hula, partner. Bakit dalawang batalyon?
partner, hindi ito yung topic natin. Pag-usapan namin. Okay. Bakit dalawang batalyon? Siyempre, iniisip nila. Una, hindi mahanap si Pastor Kiboloy. So, pag-ihinalaan nila, baka, siyempre, maraming kaibigan. Si regional director na nga, di ba? Yung ka-birthday ni Pastor Kiboloy, ang nagsabi, na mahirap hulihin lang na kung malaki ang logistics, maraming kaibigan. So, hindi nyo mabiblame yung ibang ano isipin na maraming kaibigan polis ito dun. O ngayon, mangyayari, dahil hindi nahahanap, nahihirapan kayong halagilapin, o edi, palit. Diba? Eh, syempre, umangal naman si Mayor Baste. No. Syempre, iba na to. Yung papalit ngayon doon, hindi niya nakachokaran. O, eh, mawawala siya ng lakas, partner. Baka ang lumalabas nun, parang, syempre, pagkakachokaran mo, parang private army dating. Although, hindi ah. Pero syempre, pagkaibigan mo na, kampante ka na eh. Na, pero, mapapalitan. The fact na pinalitan, yung hepe doon, partner, may ano din hepe yun. Hepe yung mismo Davao. Oo. May kasamang, ano, hindi may iwasan na may, ano yun, partner. Kumbaga, may pagdududa sila. Naman, oh, kaya diba? Nga pinalitan. Syempre, kung ikaw ba naman, sanay ka na doon, di ba, sa hepe ng kapulisan sa iyong lugar, nandun na yung tiwala mo at maganda yung performance, maapektuhan din, syempre, partner. Yung ano, partner, yung mismong, yung lugar mismo. Ganun naman yan eh, partner. Kung ako ang alkalde doon at nakita ko naman na magaling at nandun na yung tiwala ko sa kanya, na ginagampan na naman niya pagkatapos papalitan dahil lang rito sa hindi nila mahanap si Pastor. Lumabas po na nag-deploy po doon ng dalawang SAP. At matagal na pong meron pong naka-deploy na SAP po doon sa Davao Region at naka-distribute po yan sa ibang mga probinsya. Hindi po concentrated lamang po yan sa Davao po. Alam po nyo, kay Duterte lang yan. Clearly, kahit na paikot-ikotin tayo, kahit na anong sabihin, si Duterte lang ho ang aim nila. Ang Davao City, gusto nilang pabagsakin. Imaginin mo kung may ganyan 700. Eh, noon nga ho nag-declare ng Marshall sa Mindanao. Wala ka masyadong nakikita dyan, sa airport lang eh. Meron namang ano. May authority naman yung PNP chief na mag-disipline na eh. Wala ka na dun. Wala. Yun lang ang ano dun. Kasi ang tawag na yun, wala na siyang magagawa dun. Because the call galing dun sa pinaka... PNP chip. Okay, basta huwag na lang magtrabaho na ano. Magtrabaho ka na lang tama. Patas. Para walang masabi sa'yo. At least maging ma-assign dyan. Magtatrabaho naman yan kung ano yung tama. At ako naman po ang inyong lingkod, mga kasama, Radyoman Rod Marcelino.